Guys, hello, hello! Hello, hello! Kumusta kayong lahat? Welcome back again to my YouTube channel at welcome po dito sa aming tindahan. Ito po ang yung tindera, Sable Grace, for today's video, guys. Hello sa inyong lahat muna. Kumusta kayo? Namiss ko kayo, guys. Ang tagal-tagal kong walang update sa aking channel dahil nagkaroon po ng emergency. Umuwi ako ng Bicol at kakabalik ko lang. Kaya, ayun, medyo busy-busy yan tayo. So, ngayon, guys, isi-share ko sa inyo yung about dun sa pinaparinubate namin CR na sinasabi ko magiging katas na ating sari-sari store ngayong taon. So, share ko din sa inyo syempre kung magkano ba yung nagastos natin, di ba? So, ayun guys, pasok tayo para maipasilip po na sa inyo kung ano yung itsura ng ating CR ngayon. Dito tayo sa loob. Ito po yung ating CR. Ayan guys. Charan! Buksan natin yung ilaw. Siyempre, para naman maliwanag, pakita natin yung loob. So, ayan guys. Ayan po yung ating CR ngayon na pinarenovate. Lahat yan na yan. Nagpalagay po kami ng kisame. Naglagay kami ng tiles paikot. Hindi naman siya ganun kataasan, lampas lang sa tao, lampas sa akin. At tingnan niyo guys yung magiging hitsura niya. Wait. Siya guys, so hindi siya ganun kataas, 'di ba? Gusto nga nung gumagawa nito isa ganda daw dun sa taas, pero ayoko, gusto ko ganito lang. So ayan siya guys, wait lang. And nagpalagay po tayo ng shower. Syempre nagpalagay din tayo ng bidet. Ito pong about dito sa anong tawag dito? Sa bowl. Hindi sana kami magpapalit. Kaya lang, nung nagpalagay kami ng tiles, silipin nyo pala dito guys. Sobrang kapal niyan. Hinabol kasi yung sukat niyan. Pader, para maging maayos yung hitsura ng wall. Kasi noong una, nabanggit ko yun sa una kong video na pinabaklas ko yung tiles kasi nga, hindi maganda yung pagkakalaga. Yun pala, kailangan nilang lagyan ng semento. Ano ba yung tawag? Nakalimutan ko na. Basta dito naglagay sila ng makapal para makakuha nila yung tamang sukat ng wall dito sa side na to. So medyo gumastos talaga ng malaki, pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano po yung nagastos natin lahat-lahat. So ayun na nga, balik tayo dito sa bowl. Ito hindi dapat namin papalitan, kaya lang in-explain ng contractor na kapag hindi raw nagpalit, yung palang magiging hitsura ng bowl mag-iiba kasi nga may semento na. Tataas daw, pangit ang itsura. So, in-advise niya, mas maganda magpalit na lang din kami. So, ayan nga, nagpalit kami. Buti na nga lang, nakasale po yung bowl, kaya medyo mura namin nakuha. So, nagpalagay din kami ng lavatory. Ayan guys, at meron pa siyang kasamang salamin. Ayan, naglagay pala ako ng maliit na artificial dito, na halaman. Siyempre, meron din tayong basurahan dyan. At saka ito pala guys, kasama rin to sa pinapalitan namin yung pinaka-pinto. Kasi ito po talaga yung pinakasira yung pinto. Kaya bago din yan. Siyempre, meron din tayong lalagyan ng tissue. Ano pa ba yung bago dito? Ayan, umorder na lang din ako sa online. Pero siyempre, yung ating tiles sa ibaba, nagpalit din kami para mag-match naman sa ating tights na nandyan sa paikot ng ating CR. So, ayan siya guys. Okay naman po yung hitsura niya. Ang hindi lang bago dito yung ilaw. Yung dati pa rin ilaw yan. At saka itong lalagyan ng tuwalya. Yan, hindi lang yan. Yan lang ang hindi bago. So, ayan siya guys. Maganda naman po yung pagkakagawa. Medyo may hindi lang ako nagustuhan dito. Itong nandito sa ilalim. Ayan. Pero okay na yan. Pwede na rin kasi hindi naman masyadong kita. Kasi masyado pang matrabaho kung papabaklas ko siya ulit or papaayos ko. Babaklasin na naman yung tile. So, pag nagpapagawa ka lang talaga, kailangan bantayan mo para maging maayos or maging pulido yung pagkakagawa. Kasi meron talaga mga gumagawa na basta lang masabing magawa. Actually, marami ako guys dito pinabaklas.
Ito, pinapaklas ko to dati kasi yung pagkakalagay nila niya, nabiyak yung tiles. Kaya ayan, ayan ang nagkaroon ng additional na maliit na tiles. Kasi nga, pinabaklas ko talaga. Hindi ako pumayag na kabago-bagong pagkakagawa, pero biyak yung tiles. Kaya ayan, pinaayos ko yan. Pina-adjust ko ng konti. So, ayan siya. So, ayan guys, balik na tayo sa tindahan. Ayan, medyo makalat kasi naglilinis pa ako ng tindahan ngayon. Nagji-general cleaning ako ng tindahan kasi sobrang alikabok. Ayan, hindi pa nga ako tapos eh. Ang dami ko pang cold spray. Ayan, magpupunas pa ako dyan. Tapos, ayan, naglilinis ako dito. Binabaklas ko talaga yung mga nandyan. Tinatanggal ko yung mga laman kasi pinupunasan ko. So, ayan guys, andito yung ating mga resibo. I-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung ating ginasto sa pagpaparenovate ng ating CR. So, ayan guys, balik ako. Ang init-init. So, ayan na nga. Ito na po yung resibo sa pagpapagawa namin ng CR, yung pagpaparenovate ng CR. Andito lahat ng resibo guys, bali na total ko na rin siya, syempre nandito na yung sa likod. Sa materialis po, gumastos kami ng 27,388, kasama na po dyan yung pintuan, yung tiles, basta lahat-lahat ng ginamit dun guys. Umabot po siya ng 27,388. At take note, meron pang nakasale doon na nakuha namin. Yung sinasabi ko kaninang bowl na nakuha namin na nakasale siya ng 20% yata yun. At yung mga tiles, nakasale din po yun nung nakabili kami. And then sa label, umabot naman po kami ng 8,500. At yung pamasahe po nung mga materialis kasi hindi naman biglaan yun kung ano yung kailangan yun yung binibili namin. So, 600 pesos din yung nagastos namin doon. So, total amount po is 36,488 pesos. Oh, diba? Ang laki-laki. So, ngayon guys, ang ginawa ko, kung napanood nyo yung mga nauna kong vlog na nag-open ako ng aking alkansya, yung iniipon ko dito lagi na bari-bariya, na umabot yata ng 8,000, kung hindi ako nagkakamali, yun po is ipinasok ko sa labor. Nagdagdag na lang kami ng 500 kasi 8,500 yung ating labor. So, yung materialis doon, iba cash. Yung iba naman, ipinasok ko po sa credit card. So, ginamitan ko na lang siya ng credit card para naman hindi biglaan. At syempre, ipinasok natin siya sa installment for 3 months. At syempre, tindahan pa rin ang magbabayad niyan. Hindi ko siya in straight payment kasi kawawa naman yung tindahan. Kaya, in installment ko siya for 3 months. So, buti na lang meron tayong credit card, diba? So, hindi ko na sinama dito guys yung mga miri-merienda ng mga contractor. So, ito lang po is yung materialis, labor, at saka yung pamasahe. Total amount po is 36,488 pesos. So, diba guys? So, ito na yung magiging investment ng ating sari-sari store ngayong taon, ha? So, last year, meron din kaming nabili na mga gamit. Yun po is yung second hand na chiller at yung ating dining table naman na brand new. So, nandun yun sa loob. At sa mga susunod na taon, sana magkaroon pa tayo ng maraming investment. Paunti-unti lang guys, huwag natin biglayin kasi kuhawa naman yung ating tindahan, di ba? Wait lang, bibili. So, yun guys, balik po ako. Meron lang bumili. So, ayun na nga guys, ayan po yung aking share sa inyo. Finally, natapos na yung pagpaparenovate ng aming CR na syempre katasan ng ating sari-sari store. So, bago ko pala tapusin yung aking share sa inyo guys, shoutout pala sa aking kaibigan, kay Rona Jane TV. Hello sa iyo sis. Ito na yung sagot na sa tanong mo na kung magkano ba yung nagastos namin sa pagpaparenovate ng aming CR. So, alam ko uwi ka na ngayon July. Sana matuloy na yung pagkikita natin kasi puro lang tayo drawing. So, ingat ka dyan palagi. At syempre, shoutout sa ating mga bagong subscriber. Hello sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Evel Grace. So, at syempre, pakihita rin po notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod ko pang video. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.